isi-share ko sa inyo kung paano ninyo malaman online sa inyong SSS account kung ma-approve ba yung disbursement ninyo or rejected ba. And then guys, doon nyo din malalaman kung approved or rejected kahit walang email na galing kay SSS. So bago yan guys, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. So ngayon, mag-login lang kayo sa inyong SSS account. Lagay nyo lang yung user ID and password ninyo, then click sign in. So dito, nakapag-sign in ako, nasa home na tayo. Dito guys, para ma-check nyo yung in-enroll nyo yung disbursement, kung ano na yung status, click nyo lang dito yung services. Pagka-click nyo ng services, ito yung lalabas yung redisbursement module. Kaya i-click nyo lang ulit yung services. Then lalabas dyan yung disbursement module. Click nyo lang yan. Then, click nyo itong pinakauna, Disbursement Account Enrollment Module. Lalabas ang ganitong reminder. Dito sa My Box, click nyo lang yan. Then, pag may check na, click Proceed. So, dito, nasa Disbursement Account Enrollment Module na tayo. So, nung nag-enroll kayo ng disbursement account dito, so, dito kayo nag-enroll. Ayan. So, pag once naman i-check nyo na yung status ng in-enroll nyong disbursement, so, dito nyo ma-check yung in-enroll ninyo. Click nyo yung disbursement accounts. Ayan. So, dito guys, as you can see, may dalawa akong active disbursement account na in-enroll. So, isang GCash or e-wallet, then isa ding bank, which is Swiss Rural Bank. So, dito hanggang tatlong account ang pwede ninyong i-enroll. So, halimbawa gusto kong mag-loan, so pwede kong gamitin itong bank. Then, pag gusto kong may i-claim pa akong mga benefits, so gamitin ko itong GCash. Ngayon, pakita ko sa inyo ang iba't ibang status na nakalagay dito. So, itong account na ito is active na ito. So, ibig sabihin, pwede na siyang makapag-loan or mag-claim ng kung ano yung i-claim niya. So, ito namang isang account, guys, is for branch approval. So, after nyo makapag-enroll ng disbursement account, ang nakalagay dyan is ganito, for branch approval. So, halimbawa kung kayo ay nakatira sa Antipolo City, so ang branch na yon ang mag-approve ng disbursement enrollment ninyo. So, pag once na in-approve na ito ng branch ninyo or ng Antipolo City, so ibabato naman ito sa main branch. So, magbabago na yung nakalagay na status dito. So, magiging for processing center approval na. Ayan. So, pag once ang nakalagay is for processing center approval na, so, ibig sabihin, pumasa yung disbursement account enrollment ninyo sa SSS branch. Medyo matagalan siya dahil i-double check pa yan ng SSS main branch kung tama nga ba yung mga pinasa nyong requirements or mga documents. Ngayon, dahil nasa main branch na yung account ninyo, so i-double check yan ng SSS main branch at pag na-check na nila na okay naman, so i-approve nila. So, ang nakaganda lang din dito guys, na pag once makita nyong may for processing center approval na, so ibig sabihin, mataas na yung chance sa or chance ninyo na ma-approve yung disbursement account ninyo. So, ganun lang guys. So, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga informative na mga videos ko. Thank you for watching!